Gumawa po siya ng sarili niyang network. Total of 100,000 worth of cash prizes. Mga Lods, paano ba yan? Kailangan ko ng malaking pera, Lods. Mambayad natin ng utang. Kailangan ko mag-register dito. Subukan natin mag-register, mga Lods, ha? Yo, what's up mga Lodi? It's Megan Peps TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po sa YouTube channel. May panibago na naman po tayong update na ibabahagi sa inyong lahat. Ito nga po ay patungkol po sa mga artista na hindi po nakalusot sa paglipat po sa TV5 at saka sa ibang network po. Ang nangyari naman po ngayon, naalala nyo po yung video natin kay Vice Ganda na tinanggihan nga po siya ng TV5 dahil nga po sa mataas na offer nito na 3 million per month and isang beses lang po sa isang linggo. Then napakamahal po ng kanyang talent fee. Yan po ang dahilan kung ba't po inayawan po siya ng TV5. At ngayon naman po, dahil nga po hindi po siya nakalusot dun sa TV network na kanyang gustong pasukin, ang ginawa na lang po niya, gumawa po siya ng sarili niyang network. Yan po ang latest update natin ngayon, no? Correct po, totoo po yung narinig ninyo. May sarili na po siyang network at mamayang gabi po, mag-opening yung kanyang network. Ayan po, no? At subaybayan lang po ninyo. Bago po natin umpisahan, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please click the subscribe button. Click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video kong ina-upload. Ayon nga po sa The Manila Times, isishare ko po sa description ang link na ito. Vice Ganda launches own network, premieres new show tonight. Ngayong gabi na to, mag-o-opening po yung kanyang sariling network. Sabi po dito, he already conquered television movies and even the world of cosmetics. Now, Vice Ganda is ready to rule a new world and pull an Oprah Winfrey with his eponymous network. One of the country's top comedian recently launched Vice Ganda Network, which is accessible via www.viceganda.com.ph. Yan po yung kanyang website. At mamayang gabi nga daw po, siya po mag-opening. Atin pong bisitahin ang kanyang Twitter account. Dahil nga po, baka naman po mga fake news tayo para po maging sigurado po tayo sa ating mga binabalita. Eto na po, bisitahin natin ang kanyang Twitter account. Eto nga po, no? May nakalagay po dito, total of 100,000 worth of cash prizes ang ipapanalunan sa grand launch. Tiba-tiba ang viewers, kaya register na. Ayan po, kailangan daw po mag-register. Tingnan po natin kung paano po makapag-register. Eto po, registration page. Ang bagal po ng ano niya, registration page. Meron pa po siyang post dito mga Lods na kanina super na stress ako at na pressure para sa launch ng The Vice Ganda Network bukas. Sabi ko na sa Angel kong si Erna, anong gagawin ko na nai-stress na ako te? Sabi niya, relax, God is our driver. Tapos natahimik daw po siya, sabi niya, oo nga naman. And I feel a lot of better now. Maiinganyo ka po talagang sumali sa kanyang network kasi nga po, sabi niya dito, di kayo makakasali sa GB at papremyo kung di kayo nakaregister. Ang dali lang naman mag-register, name, email. Mga Lods, paano ba yan? Kailangan ko ng malaking pera, Lods. Mambayad natin ng utang, kailangan ko mag-register dito. Subukan natin mag-register, mga Lods, ha? Walang isip yan! Kailangan ko talagang makasali dito sa Gandang Gabi Vice na to. Kaya lang, ang problema, hindi po tayo makapag-register. Bakit po? Napaka-loading po, no? Oh, no! Di ko po alam kung ang internet ko po ba ang may problema o yung kanilang website na... Ayun! Ayun mga Lods, kailangan ko mag-register at kailangan ko sumali dun sa malaki pa-premium na 100,000 pesos daw po ang kanyang ipapamigay mamaya daw po. Ayan po, meron na lang pong 5 hours or 6 hours na lang po kasi 5 and 59 minutes magla-launch na po yung kanyang Gandang Gabi Vice Network. Ayan po. Grabe, bagal naman pala magpa-register dito. Parang ayoko na. Wow, ito po yung lalabas after nyo po magpa-register. Kasi nga daw po, hindi daw po tayo makakasali kapag hindi daw po tayo nakapag-register sa kanyang website na iyan. What? Siguro ginagawa po nila to para po malaman po nila kung ilan po yung taong susuporta sa kanilang gagawing palabas. Bright na bright ka talaga. Ayan po mga Lods, i-close ko na lang. Sabi niya po dito mga Lods kahapon,
almost 65k na daw po yung nag-register sa kanyang website kung saan po makakapag-register ng Device Ganda Network. Yan po mga lods, no? Wala naman po tayong problema dito mga lods. Mas maganda nga po ito kasi kumbaga gumagawa na po sila ng way para po makalimutan na po nila yung kalunos-lunos na nangyari po sa kanilang istasyon na sinisisi po nila sa gobyerno kung bakit po sila napasara. Ayan nga po. At ang akin naman po dito, sana naman po magbago na po yung magiging team ng kanyang pagpapatawa, no? Imbis na po yung manglait po siya ng kapwa-tao para po makapagpatawa ng maraming tao, sana po mabago po niya yun. Yun lang naman po yung problema natin kay Vice Ganda. Hindi po nagiging magandang ehemplo sa mga kabataan ang mga pinaggagawa niya po. At ngayon po na napapansin niyo po yung mga, excuse me po sa mga ibang mga nakikita nating mga batang bakla po, no? Gayang-gaya po niya yung pag-uugali ng ibang mga kabataan. Siya po yung hinahangaan. Nagiging public figure na hindi naman po maganda yung kinalabasan. Yan po yung napapansin natin sa mga nakikita po nating gay dyan sa lansangan, mga kabataan. Nagiging ano po, yung pagiging palaban po nila, wala po sa lugar. Kumbaga, ayaw po na po nila ng inaapi po sila. Na which is na hindi naman po inaapi. Siguro, pinagsasabihan lang po o pinapangaralan, hindi na po sumusunod sa mga nakakatanda. Yan po yung naging kumbaga, impluensya ni Vice Ganda sa mga kabataan ngayon. Yung lumalaban na po sa nakakatanda. Yan po yung lagi niyang inaano sa show niya, 'di ba? Huwag daw papadaig, huwag daw po magpapadaig. Totoo naman, okay lang naman 'yung huwag magpapadaig. Pero yung sagot-sagutin mo na 'yung mga nakakatanda sa iyo, ibang usapan na po 'yun. Yan po yung naging napansin ko po kung ano po naging epekto ng panonood po diyan kay Vice Ganda. Siguro mas maganda rito, no, kung isama na rin dito si Angel Locsin, sila Maha Salvador, lahat po ng mga nagrereklamo, si Coco Martin, ganyan. Sama-sama na po dyan sa network na yan, kung ano man po yung network na yan. Pero sa tingin ko po mga lods, kasi kapag nasa online po kayo, nasa social media, or hindi po kayo nasa digital broadcasting, mahihirapan po talaga makabawi. Dahil nga po maliit lang po yung kita sa pagkakaroon po ng sariling, kunyari, YouTube channel. Ang kumikita lang po na malaki dito mga lods, yung talagang million-million po yung mga sumusuporta. Okay lang sana kung everyday meron po kayong 2 million views. Yan po, kasi yung advertisement po niya, napakarami po yung gustong pumasok dyan sa inyong para mag-offer po ng advertisement. Ibibigay ni YouTube dyan, sample lang po. Pero kung sa Facebook ka po kasi at saka sa YouTube, basta po sa social media, mahirap po talaga bawiin kung ano man pong ginastos. Kagaya po nito, mamimigay po siya ng worth of 100,000 pesos. Tapos, syempre, pang ano po yan kumbaga, pang silaw po sa mga taong wala pong interest sa kanyang show. Kasi nga po, dahil nga po sa kahirapan ng buhay, kagaya ko po. Bright and bright ka talaga. Nag-register po tayo. Hindi, susubukan ko lang po kung ano po yung magiging resulta mamaya para mabalita ko rin po sa inyo kung ano po talaga ang magiging kalabasan ng kanyang opening mamaya. Ayan mga lods, ako hindi naman po ako against sa kung ano man po yung kanyang ginagawa mga lods. Ang akin lang po sana po maging magandang ehemplo na po siya. Yung pagpapatawa po niya, huwag po niyang gawing yung nakakasakit po ng ibang tao. Hindi po ako naniniwala na kapag hindi ka po nakapanakit ng damdamin ng tao, hindi ka na po magiging komedyante. Iba po yun. Ba't sila Wally Bayola, sila Jose Manalo, di ba? Sila Vic Soto, nakapagpatawa naman kahit na hindi naman nanlalait ng ibang tao. Di ba po? Si Bitoy. Ayun po, pagdasal po natin si Idol Michael V. Dahil nga po siya ay nag-positive po sa COVID-19. Yan mga lods, hanggang dito na lang po. Abangan po natin mamaya kung ano po yung i-update ko sa kanyang opening sariling network po ni Vice Ganda. Sana po hindi po kayo mabagot dahil nga po nakakaumay na rin po no? Kung puro
puro Vice Ganda, puro Coco Martin. Eh, yun po yung ano eh, yun po yung nagiging laman po ng balita, kaya po yan po yung nagiging update din po natin sa inyo. Wala pa po kasi tayong update para po sa hearing po ng ABS-CBN about po dun sa land title. Ang alam ko po dapat ngayong Linggo po nila gagawin po yung hearing, kaya lang po hindi ko po alam ba't po na-cancel. Ayun nga po, i-update ko na lang po kayo sa mga susunod na hearing po nila. Hanggang dito na lang po mga Lods. Salamat po sa mga tunay na sumusuporta dyan, sa mga ating ka-DDS at mga Lodi natin Luzon, Visayas, Mindanao. Mabuhay po kayo. Ito po si Peps TV, lagi siyong sasabi ng stay safe, stay at home, and God bless you all. Peace!